po ito no, bago tayo magtapos. Patuloy po tayo magninilay. Sabi niya sa awit, maghari ka o Diyos sa aking puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo. Kapatid bilang tao, hindi tayo perfecto. Amen. We are all imperfect. May mga pagkakamali tayong nagagawa. May mga decision tayong pinagsisihan sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. May mga regret siguro na hanggang ngayon, hindi tayo nakaget over. Siguro, sinisisi natin yung sarili natin ano, bakit ngayon lang natin kilala ang Panginoon. Pero ito mahalaga kapatid. Tandaan mo na sa pagkilala mo sa Panginoon, lahat ng mga masasakit, masalimuot ng nakaraan, kinalimutan ng Diyos. Ang mahalaga sa ngayon, meron kang paghahangad, meron kang paghahangad na maiayos ka ng Panginoon. Na magbigyan ka niya ng karunungan at mabuhay ka ayon sa kanyang kalooban. So, let us close our eyes, my dear brothers and sisters. At sa pamamagitan po ng awit na ito, no? Hindi natin panalangin at hingin natin sa Panginoon, Lord, ikaw maghari sa buhay ko. Kung man ang kalooban mo, nawa, masunod sa buhay ko, baguhin mo ang puso ko. Iayon mo sa banal mong kalooban. Baguhin mo ang pag-iisip ko. At kung ano man ang hindi karapat dapat para sa iyo, linisin mo. Oh,
natin sa araw-araw ng ating buhay, sa pag-uumpisa pa lang ng araw natin sa umaga. Hindi natin na si Lord ang mag-take over sa kabuuan ng araw. Help us making decisions sa ating mga buhay at tulungan tayo maging tapat sa Kanya bilang mga Kristiyano. Tulungan tayo sa ating mga buhay na i-direct in Lord yung ating buhay. Nabasbasan ang pagpalain niya yung mga magiging decisions natin na may ayon ang ating mga puso sa kalooban ng Panginoon. And surely, my dear brothers and sisters, and the decisions that we will be making, magpapalain ng Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Itaas natin ating mga prayer requests. Ang maraming Diyos na nasa langit, muli ka namin pinasasalamatan sa gabi ito sa iyong mga salita namin napakinggan. Lord, inaamin namin sa aming mga sarili na kulang ang kaalaman at karunungan na mayroon kami kung ikukumpara sa karunungan. Maraming desisyon sa aming mga buhay, Panginoon, ang maaaring magkamali kami. Kaya naman dalangin namin sa iyong Panginoon na nawa, tulungan mo kami sa aming pagbuhay. Amen. Tulungan mo kami sa mga desisyon na aming gagawin. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapag-isip ng tama, makapag-decide ng tama. Amen, Lord. We pray for the Holy Spirit, Lord, to be upon us every day. Natulungan kami sa aming pagbuhay. Iayon, Panginoon, ang aming pusong isip sa iyong banal na kalooban. Naniniwala kami, Panginoon, that without you, wala kami magagawa. Amen, Lord. Kaya naman dalangin namin, Panginoon, ang iyong patnubay sa atin araw-araw, ang iyong paggabay. And we pray, Lord, for these prayer requests na amin mong itinataas sa iyo. Patuloy mo po itong pagbutin at katagpuin. Kung ayon sa iyong kalooban, Panginoon, naniniwala kami, tatanggapin namin ito. Amen, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na gayon din ang aming mga mahal sa buhay, palagi manawa po silang ingatan. Amen. Magpalain, Panginoon. At kung sino man may sakit at karamdaman, please extend your healing hands upon them, Lord. Amen, Lord. At ganap silang pagalingin at palayain sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Amen. Dalangin namin, Panginoon, na kami dito sa Macau, malayo man kami sa aming pumamahal sa buhay, palagi mong iparamdam sa amin, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan. Amen. Hindi mo kami pinababayaan. Bigyan mo kami ng panibagong lakas at sigla sa aming pagising sa umaga. Amen. At muli, bigyan kami ng isang puso, Panginoon, na walang ibang hinahanap kundi ang maglingkod sa iyo. Kung maging karapat dapat para sa iyo. Ito, Panginoon, ang aming itinataas sa iyo, isinasamo at itinadalangin sa pangalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin si Joel Sky. Maraming salamat po. Thank you, Pastor Axel. Let us be friends with a grateful heart.